Rage on that beat, going crazy. So, magandang araw sa inyo lahat, mga paps at mga kamoto. So, tayo. So, mag-install tayo ngayon ng DRX chin mount dito sa ating Zebra helmet. Ayan. So, ilalagay natin siya dito. So, DRX ang napili ko dahil universal sa kahit anong helmet full face pwede niyang pwede siyang i-install, unlike sa dun sa isang brand na may mga specific helmet lang siya na pwedeng paglagyan at hindi siya fit sa ibang mga helmet na lalo na hindi pa branded, kasi ang mas priority pa lang nila ngayon na gawa ng mga chin mount is yung mga branded at talagang yung mapenta sa market. So kaya itong nabili ko, DRX. So ito yung packaging niya. So tinanggal ko na sa plastic at ang laman ng kanyang plastic list. Ito yung kanyang main item, which is yung kanyang mount na ididikit natin sa ating helmet. Ayan, ganito siya. So may kasama siyang extender para hindi lang nakadikit dito yung ating action cam. Meron siyang short stem na extender and long stem na extender sa mount niya. So ayan, then may kasama rin siyang tali na pang support sa ating dito sa ating chin mount. Ito nilalagay. Then ipapahikot dito sa, pero baka hindi ko muna siya gagamitin ngayon. So kasama siya sa packaging. So paalala lang po, hindi po sponsor dito ng DRX Motonetics Philippines ang video na to. Ang product na ito ay binili natin, sarili natin pera para magamit natin sa atin pag mamotovlog. So nabili ko siya sa 01 Moto. So ayan,
Nabili ko siya dito sa Zero One Moto. Ayan. At ang mga kailangan natin para sa pag-install nitong chin mount na to is unang-una yung siyempre yung item, yung ano natin, yung GRX chin mount na may adhesive na siya nakalagay. Then pangalawa is kailangan natin ng malinis na microfiber cloth para pang una sa ating helmet. Then kakailangan din natin ng blower o ano, parang heat gun. I-blower natin yung helmet tsaka yung ano, para mas kumapit siya at mas matibay yung kapit na sa helmet. Medyo papainitan na natin ng konti yung didikitan natin. At yun, yun yung mga kailangan nating ano, gamit para may i-install natin yung ating TRX chin mount. So, didikitan natin yung ating helmet. So, kailangan natin yung punasan para malinis. And blower lang natin siya ng konti. Aba, may ano pala. So, tanggalin muna natin yung ating sukatin muna natin siya dito kung fit ba siya. Ayan. So ito, tatansyahin muna natin yung kanyang lapad bago natin siya idikit para talagang sakto. So ayan, ito nasukat ko na siya, mabilis lang. At sige, try natin. Natin yung kalahati. Ayan, kalahati din dito. Then, stamik natin. Kailangan natin pantyahin. At yan. Medyo ano to, masailan to kasi makapit itong ano eh. Itong kapit itong adhesive na ginagamit nila dito. Kaya hindi pwedeng magkamali. So, puntay natin sa kabila. Puntay sa kabila. Ayan. Alright. So, ilapat natin ng konti. So, hindi ko pa siya nilalapat ng todo para kasi i-blower natin siya. So, painitin na natin ng konti. Ayan. Painitin natin ng konti yung paglalapatan natin para mas marami. Dapat natin ng maayos. And kailangan na natin ng punta extra ano dito, force, extra lakas para may dito. Ayan. Ayan, tsaka natin tatanggalin yung nasa gilid. Ayan. Alright, natin siya ilapat ng maayos. Ayan. So ayan na. Idikit na natin. At ayan. Yan yung ating chin mount. As you can see, may meron siyang konting puwang, pero normal naman yan.
dahil nga universal yung ating chin mount, hindi siya talaga ayan. So yan, nakikabit na natin at gusto natin kung talaga matibay siya. Pero ang advisable, ina-advise kasi dito is dapat ano muna siya, hayaan muna natin siya ng 12 to 24 hours bago gamitin para mas makapit yung adhesive sa helmet natin. Pero try na rin natin na ano, gantuhin. Ayan. Ayan, tibay diba? Ayan, tibay. So, ganun siya katibay. Ganun siya kalapat sa ating helmet. Ganun kadikit yung kanyang adhesive. Kaya talagang napapasana ulit ka na lang. So, ayan. Yan yung ating quick installation ng ating chin mount sa ating helmet. So, mamaya, subukan naman natin siya sa labas kung ano yung tsura niya. O kung ano yung footage, kung maganda ba yung kuha ng camera natin. So, ang gamit natin camera dito is yung ano palang SD cam. Okay. Medyo lumana. At medyo nagluloko na rin. So, kailangan na talaga natin ng bagong camera. So, papakita ko rin sa inyo paano ko i-install yung camera. So, pagkakabit natin siya, kailangan natin siya tanggalin muna dito sa kailangan natin tanggalin yung alin dito sa ano, para may lagay natin yung ating mo. Natin ilalagay dito yung ito kasi pwede na ilagay yung ginagamit kong holder, kaya lang isang position lang siya. Hindi siya ganong may angat kasi yung kailangan kasi ng camera natin is dapat pantay siya dito kung ano yung kita ng helmet o ano yung kailangan makapantay siya dito. So, kaya kailangan natin yung extension arm dito para mas mailapat natin ng maayos yung ating. So, preferred kong gamitin dito is itong mahaba para mas okay, mas maganda siyang gamitin. Ayan. So, kuha lang tayo ng yung pinaka-screw niya. So, ito yung pinaka-lock na dito. So, tatanggalin din pala natin ito. Tanggalin din natin ito para may lagay natin dito yung camera natin. So, ayan. Ito. Lagay natin siya dito. Okay, balito. Kakabit naman natin yung ating frame. So ayan. So kapag ano, nilapat mo siya, ayan. Kailangan nakaganyan siya, sabay siya sa position ng helmet ito. Kailangan pantay siya diyan. Ayan. Kasi pag nakaganyan 'yan, yung medyo nakayoko, ayan nakapantay lang, hindi ba nakapantay. Medyo sobrang baba nung view ng ating camera. Yung pinakanakita ng camera natin is yung panel lang at saka yung manibela lang ng ating ito. So pagka pinantay mo siya dyan, kung ano yung nakikita, yung, kung gaano kapatay yung tingin ng mata mo sa kalsada, ganun din siya. Ganun din yung nakikita niya. Ayan. So dapat na ganun siya. Ayan. Yung curve, ayong ano niya yan. Yung slant niya na angle is dapat na ganyan.
Lagyan natin yung camera, ganito. So, ang gamit kong camera is SD cam 4K. Ganun lang. Medyo malawag pa. Malawag pa yung palit natin. Pero, ayusin natin. So, ganyan naging itsura niya. Kapag gamit na natin yung camera. Ganyan sa pasada. Papantay lang natin. So kailangan medyo talaga nakatingala siya. Ayan. Kaya papakita ko naman sa inyo kung ano yung outcome niya sa labas. Outcome niya eh, kaya sa labas eh. So habang nadedrive tayo, makikita nyo yung kung ano yung view ng camera natin. So balik na lang tayo mamaya sa labas. Kita rates. Alright, what's up, what's up? What's up mga paps at mga kamoto? Alright, nandito na naman tayo. So ito, sinubukan na natin gamitin yung ating helmet na kinabitan natin ng chin mount at ng ating action cam. So ito na yung kanyang resulta ng ating ginawang installation kanina ng chin mount. So maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta. Salamat ulit kay Sir Jay TV hashtag katagumpay sa pag-promote sa aking channel kahapon doon sa Zero One Moto. Maraming salamat din sa Zero One Moto kay Sir Art. Sir Art, kayo nga siya mga staff nila. So ito na yung resulta ng ating video. Ito na yung footage natin. So ito na yung gagamitin natin ng moto vlog. Sana soon makabili na tayo ng bagong camera natin na mas maganda, mas okay, para hindi natin nahihirapan, kasi medyo nahihirapan akong gamitin itong aking SD cam. At naglolo ko na siya ngayon, halos hindi na siya kumukonek sa internet, sa wifi, kaya nahihirapan akong mag download ng mga video na ini-edit ko sa aking cellphone. So sana magkaroon na tayong bagong camera. So maraming salamat. Siguro dito ko nang tatapusin itong ating vlog sa araw nito. At ako'y naghahanap buhay pa uli. At kailangan nating kumayod para ng kumayod para sa kinabukasan. So maraming salamat. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe to my channel. Hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload ko sa YouTube. Paki-like and share nyo na rin para mas dumami pa tayong relate sa buhay ng isang rider. So, ride safe and stay safe. Maraming salamat sa inyong lahat ng paps at mga kamoto. Peace!